Mabuhay! Halina sa Yat Aral sa Pilipino, atin ang isagawa. Hatid sa inyo ng Ibayo Integrated National High School, Alaminos, Laguna, Division of Laguna. Isang mapitagang bati para sa ating lahat. Para sa araw na ito, ang tatalakayin natin ay ang Noli Mitahere. Maghanda ng inyong kwaderno at panulat. Makinig at itala lahat ng mga importanteng impormasyon na inyong maririnig. Huwag rin kakalimutan na isa puso ang mga impormasyong ito upang mas lubos nating maunawaan at maintindihan ang ating obra maestra. Handa na ba kayo? Sige, tara! Simulan na natin! Bago tayo magtungo sa buod ng Noli Mitahere, ay atin munang kilalanin ang ilang mga karakter o tauhan sa nobela na may mahalagang papel na ginampanan. Ang Noli Mitahere ay isinulat ng ating pambansang bayani o si Gat Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani ay may buong pangalan na Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Villalonda. Una nating kilalanin ay ang binatang si Juan Crisostomo Magsalin Ibarra, isang binatang nag-aral sa Europa at nangarap makapagpatayo ng paralan para sa mga kabataan sa San Diego. Siya rin ay kasintahan ni Maria Clara. Maria Clara de los Santos. Siya ang kasintahan ni Juan Crisostomo Ibarra. Siya ay maganda, masunurin, matapat, at mapagpakasakit, ngunit may matatag na kalooban. Si Elias. Siya ay isang piloto o bangkero. Siya ay maginoo at siya rin ang tumulong kay Crisostomo Ibarra. Hindi siya mapaghiganti. At ang iniisip niya lamang ay ang kapakanan ng nakararami. Tunay na matibay ang kanyang kalooban. Ikaw, tulad ka rin ba niya? Don Santiago de los Santos, o mas kilala bilang Kapitan Tiago, isang mayamang mangangalakal na mula sa Menudo. Siya ang asawa ni Pia Alba at ama ni Maria Clara. Siya ay mapagpanggap at laging masunurin sa mga nakakataas. Ngunit siya ay sakim at walang pinapanginoon kung hindi ang salapi. Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra. Siya ang labis na kinaiingitan ni Padre Damaso. Dahilan sa kanyang yaman na tinataglay, at ito ang dahilan kung bakit siya pinaratangan na erehe ng pamahalaan. Alfonso Linares, siya ang binatang nabili ni Padre Damaso bilang mapangasawa ni Maria Clara. Tiniente Guevara, isa sa matatalik at matatapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. Tiniente ng Guardia Civil na nagsaad o nagkwento kay Crisostomo Ibarra ng totoong nangyari sa ama nito. Nol Juan, siya ang tagapamahala ni Crisostomo Ibarra sa pinapatayo niyang paaralan. Si Sisa, isang mapagmahal na ina ni Basilio at Crispin. Siya ay may malupit na asawa at wala siyang alam kung hindi ang umibig at ang umiyak na lamang. Si Basilio, siya ang panganay na anak ni Sisa. Siya ay isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan. At si Crispy, ang bunsong anak ni Sisa. Sakristan at tagatugtog rin ng kampana sa simbahan. Silang dalawa ay walang malay at simbolo ng kainosentihan. Ilan lamang sila sa mga mahahalagang tauhan na may mahalagang ginampanan sa nobelang Noli Mitahere. At ngayon, pakinggan at damhin ang buod ng Noli Mitahere. Crisostomo Ibarra ay bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pag-aaral niya sa Europa. Naghandog ng piging si Kapitan Tiago
kung saan inanyayahan niya ang ilang sikat na tao sa kanilang lugar. Nahamak si Ibarra ni Padre Damaso sa pigi. Ngunit, magaling siyang nagpaalam sa pari dahil may mahalaga siyang lakarin. Bago umuwi si Ibarra ay nakita niya si Tiniente Guevara na nagpahayag na namatay na noong isang taon ang ama ni Ibarra na si Don Rafael Ibarra. Sabi ng Tiniente, inakusahan ang Don ni Padre Damaso ng erehe, taong hindi sumunod sa utos ng simbahan at pilibustero, taong sumasalungat sa utos ng pamahalaan, dahil hindi umano nagsisimba at nangungumisal. Ngunit ayon sa Tiniente, nagsimula ito ng ipagtanggol ng Don ang isang bata sa kamay ng isang maniningil, na hindi sinadyang nabagok ang ulo kaya namatay. Nakakulong umano ang Don habang may imbestigasyon ukol sa insidente. Ngunit ang mga kaaway niya ay gumawa ng mga kung ano-anong paraan para ipahiya ang Don. Nagkasakit ang Don at namatay dahil sa naapektuhan siya sa mga pangyayari. Ang padre ay hindi na kontento at ipinahukay ang labi ng Don upang ipalipat sa libingan ng mga itching. Ngunit nang dahil sa ulan ay itinapon ang kanyang labi sa lawa. May magandang kasintahan si Ibarra. Ito ay si Maria Clara, nanak-anakan ni Kapitan Tiago, at ito ay kanyang dinalaw pagkatapos ng pigil. Muling binasa ni Maria ang mga lumang liham ni Ibarra bago siya mag-aral sa Europa habang inaalala nila ang kanilang pagmamahalan. Imbis na magtaka ang ipagiganti ang yumaong ama, ipinagpatuloy ni Ibarra ang nasimulan ng Don. Kaya nagpatayo siya ng paaralan sa tulong ni Don Juan. Muntik na mapatay si Ibarra kung hindi iniligtas ni Elias noong babasbasan na ang itinatayong paaralan. Namatay ang taong binayaran na lihim ng kaaway. Si Padre Damaso ay muli nang aasar kay Ibarra. Nang saglit nang inihamak ng pari ang ama niya, ay nagalit at nagtangkang saksakin ang pari, pero pinigilan siya ni Maria Clara. Dahil doon ay natiwalag si Ibarra ng arsobispo sa simbahan. Sinamantala ni Padre Damaso ito upang iutos sa kapitan na hindi na ipagpatuloy ang kasal kay Maria Clara at ipakasal sa binatang Kastila na sa Linares. Pero dahil sa tulong ng Kapitan General ay nabalik si Ibarra sa simbahan. Pero hindi inaasahang hinuli si Ibarra ng dahil umano'y nauna siya sa pagpapalakad o pagsalakay sa kwartel. Munta si Ibarra kay Maria bago siya tumakas. Tinanggi ng dalaga ang liham na ginamit laban sa kanya nang dahil sa inagaw ang liham kapalit sa liham ng kanyang ina na nagsasabi na si Padre Damaso ang tunay niyang ama. Pagkatapos nito ay tumakas na si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila sa bangka patungo sa Ilog Pasig hanggang sa lawa ng Bay at tinabunan si Ibarra ng mga naabutan sila ng mga tumutugis sa kanya. Para makaligtas si Ibarra, naging pampalito si Elias at tumalon sa tubig. Akala ng mga tumutugis ay ang tumalon ay si Ibarra. Kaya nila binaril si Elias hanggang nagkulay dugo ang tubig. Nakarating ang balita kay Maria na namatay si Ibarra. Natuntun ni Elias ang gubat ng mga Ibarra. At doon niya natuklasan si Basilio at ang namatay niyang inang si Sisa. Bago namatay si Elias ay sinugo niya ang bata na kung hindi man daw niya makita ang mukhang liwayway sa sariling bayan, sa mga mapalad, huwag lamang daw limutin ng ganap ang mga nasawi sa dilim ng gabi. Trivia, may 64 na kabanata ang Noli Mi Tanghere. At ito ang ilang mahalagang tauhan sa Noli Mi Tanghere at ang buod ng Noli Mi Tanghere. Maraming salamat!